Apo. Commodore Pete, lang ako ng saglit dun sa, di ba, nung nakaraan may dalawang barko na parang sumadsad dun sa Batangas Port. Ang PCG po ba ang nag-iimbestiga dun? Kasama po ang PCG sa pag-iimbestiga. Pero yung isang barko na dinikit doon sa may Batangas Pier ay under po ito ng kustodiya ng customs. Yung parang na nakumpis ka ba yun? Na-seize nila na isang barko doon? Opo. Despite of that, ay kasama pa rin po ang Philippine Coast Guard sa pagbabantay kung meron mang maaaring pag-leak ng mga langis. Pero so far naman wala naman. Okay, pos. Opo, wala pong... Walang leak. Walang tagas. Uh-oh. Opo. Pero natanggal na ba, sir, yung mga vessel na sumadsad? Nandun pa rin po sila, nakasecure. And we are still called the Philippine Coast Guard and the Customs is still coordinating. Ito naman, nandito naman sa may kabilang side na hindi gaalang apektado yung mga pagdadaungan ng mga pangpasahero, mga parang. Opo. Mm-hmm. Sabi po din kasi ng PPA nung nakaraan, posible na may masampahan ng reklamo doon, particularly yung kapitan nung dalawang barko kasi wala sila nung panahon na sumadsad. Ano po bang masasabi din doon ng Coast Guard sa investigasyon doon? Sa PPA po yan, sa panig naman ng Philippine Coast Guard, will be investigating yung nature ng kanyang pagka-distrasya. Dahil ito po, ang barko na ito ay nagkaroon ng damage doon sa pantalan ng Batangas. So, it's under the jurisdiction of the PPA din. Kung kinakailangan sampahan ng plano, depende doon sa nilang assessment. Okay po. Tapos balik lang ako doon ulit, sir, sa BRP Gabriela Silang. Tama po, napapuntang Batanes? Tama po. Ito po yung nakaatas natin na magdadala ng relief goods doon. Apo, bukod po sa barkong yun, mayroon po bang ipapadalang barko ang Coast Guard para sa relief operations doon sa Batanes or other areas po na naapektuhan ng mga bagyo? Sa ngayon po, yung BRP Gabriela Silang po yung nakaatas. Isa po ito sa pinakamalaki natin na barko. Pero tuloy-tuloy pa rin po yung pagdadala ng relief goods sa area ng Bicol na alam naman natin. Malaki ang dinulog at pinsala. Dala nga nung bagyong Pilipina, mga pagsulan at lahat na naranasan ng ating mga kababayan sa Bicol. And in fact, in total, mahigit 300 tons of relief goods na yung naipadala natin mula sa DSWD sa mga kaibigan natin sa Philippine Coast Guard Auxiliary sa kamumunungan ni Congressman Erwin Pulpo at ni Senator Rafi Pulpo. Yung iba pang mga may mamabuting kalooban, kasama na rin po si Auxiliary Captain Gerard Anderson na nagbigay din ng kanyang tulong, hindi lang yung papuntang Bicol at maging dito sa mga kababayan natin sa may area ng Batangas kung saan sinayahinta din ng maging system. Apo, sir, gano'ng kadami itong relief goods na bit-bit nitong BRP Gabriela silang napapuntang Batanes? Nasa around, yung galing lang ng DSWD ay nasa around 5,500 na food, na family food pack, around 96,000 tons ito yung dala nila na food packs. Maliban pa ito doon sa mga ibinigay ng lokal na pamahalaan. Sir, balikan ko lang po yung sumadsad doon sa Batangas Port. Ano? Doon sa initial investigation po ng Coast Guard, ano po yung reason na sumadsad nga po ito? Dahil po sa hangin at sa alo na rin doon sa area, dahil itong dalawang ito ay naka-angkurake, nabunod po yung panila angkor at nag-list po sila papunta doon sa may pier area. Mm-mm. At yung mga sakay po nito, yung kapitan, ano po ang sabi rin? Bakit wala raw po sila nung sumadsad ba ito? Kasama po yan sa investigation ng Philippine Coast Guard. Sa ngayon, hindi pa natin maibahagos yung resulta dahil patuloy pa rin po ang investigation. Opo. So yung sumadsad, sir, anong klase? Cargo vessel? Oil tanker? Ro-ro vessel po yung isa. Yan, isa naman ay tanker po. Okay. And bukod, sir, doon sa sumadsad sa Batangas, wala naman ng ibang sumadsad na vessel sa ibang part ng bansa? Marami po tayong naitala ng mga sumasad na barko na ito po din yung ating binabantayan. At yung
karamihan naman ito nasa mga muddy na area. Pero bagamat sa ganun ang sitwasyon nila ay pag-atindin po itong minomonitor at nakipag-ugnayan tayo sa mga may-ari para matanggal na din itong mga maging ating investigasyon, patuloy din natin ginagawa. Dahil kasama ito sa mga magiging lessons learned natin sa mga darating sa sunod kung meron mang maling tulad na mga incidente at mabigyan natin ng mga palisiya na makakatulong sa atin na upang kung hindi man maiwasan ay ma-minimize na lang yung mga darating incidente sa mga susunod na pag-aaral. Apo. Mga kaserbisyo, subscribe na sa Teleradio Serbisyo YouTube channel.